What's up mga ka-hydrolers, ano mag-vlog once again? Iba na naman kaalamang ang ating matutunghayan for today dahil ang video na to ay tungkol sa kung paano natin palitan ang ating custom URL sa ating YouTube channel at kung bakit kailangan palitan natin at kung kailan pwede palitan ito. So, please bear with me po sa content na to para may clue kayo at guide kung paano po siya gawin. Pero bago po tayo magsimula, huwag po sana natin kalimutan i-hit ang like, subscribe, at i-click yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong video. Kaya without any further ado, let's get started! Bakit kailangan po nating palitan ang ating custom URL? Main reason po para matandaan po nila ang ating channel. Pangalawa, may tendency po kasi na once i-send po natin ang ating URL link sa ating mga kakilala or mga kaibigan via Messenger, may tendency din po kasi na hindi tayo iisisin ng mga taong papasahan natin sa ating mga link. Unlike sa old na URL link natin na parang wala lang, so may tendency talaga na hindi i-open ng mga tao ang link na yon. Unlike kung sa bago, matitrigger po ang isip nila kung ano ang laman ng link na pinasa mo. At higit sa lahat po, may tendency din po na isi-search nila ang inyong channel name na nakalakip sa link sa YouTube. Mas maganda din po siya ilagay sa ating mga social media accounts like Facebook at Instagram. May tendency din po kasi na out of curiosity, may mga taong automatic na magki-click sa ating link. Kaya may chance na makahako tayo ng views sa ating Facebook at sa Instagram. So, ano po ba ang kailangan gawin or criteria ni Lolo? Unang-una po, dapat yung YouTube channel mo po ay nasa 30 days years old. Pangalawa, dapat may 300 subscribers po kayo and beyond. Pangatlo, dapat po yung channel niyo ay may profile photo at channel icon. Higit sa lahat, may channel banner po ang channel niyo. Pag na-hit niyo po ang apat na ito, magiging eligible po ang inyong custom URL. Pwede na po natin itong mapalitan. At kung pwede po ba siya palitan sa ikalawang pagkakataon, ang maisasagot ko po ay pwede po. Basta paabutin niyo muna ng 90 days bago kayo makagawa ng bagong link. So ngayon po mga ka-hydrol, punta po tayo sa ating Google Chrome. I-horizontal po ha para ma-zoom po. So click nyo lang po YouTube. Search nyo YouTube. Kung hindi pa po naka-desktop site ang inyong YouTube, i-click nyo lang po yung 3 dots sa may right side para ma-desktop site po siya. So, click nyo. So, ayan na. Na-desktop site na po. Sorry po mga ka-idol. May lag message. So, click nyo lang po yung profile icon. Then, switch to settings. Settings. Pag nandito na po kayo, i-click nyo po yung channel status and features. Nabulol pa. So, verified na po ang ating YouTube account. Dapat po natin tandaan na once po gusto nating palitan ang ating URL link sa ating YouTube channel, dapat verified po siya. So, ngayon po, scroll down po natin. Then, click po natin yung enable. Kung hindi ka pa po enable, ang nakalagay po dyan, ay kung hindi ka pa eligible, ang nakalagay po dyan, enable lang. Pero, kung pwede ka na po magpalit ng URL link mo, may eligible na po na nakakalagay at enable. So, ngayon po, click po natin yung enable. Ang hena ng net. So, ito na po mga ka-idol. Ayan. Pag nandito ka na po, click nyo lang po yung custom URL. I-click mo yung claim here. Ito. Dito po mga ka-idol, papipiliin po kayo ni YouTube kung anong gusto o anong hitsura ng URL niyo ang gusto. Ay, tama ba yun? Papipiliin po kayo ni YouTube
kung ano pong URL name ang gusto nyo. Pwede po sa una, or kung gusto nyo po may number or letters after sa name nyo, piliin nyo po yung pangalawa. Pero sa akin po, okay na po ako sa aking name kasi yun naman po yung name ng aking YouTube channel. So ngayon po, okay na po ako, i-click ko po yung I have read, then change URL, then ipapakonfirm po or ipare-review ni YouTube kung okay ka na po ba. So kung okay ka na, i-click mo lang yung confirm choice. So ito na po mga ka-idol ang bago nating URL link sa ating YouTube channel. So kung wala pa pong nakalagay dito, depende siguro sa phone na ginagamit kasi sa akin, meron na po dahil automatic po na claim siya, kaya hindi ko po na screenshot nung nag-setup. So ngayon po, kung wala kayong nakita nung nag-setup kayo dito, automatic po balikan nyo lang po yung settings, tapos i-refresh nyo. Tapos punta ulit kayo sa custom URL. Ito po, custom URL. Ang malalagay po dito, pag di nyo pa na-claim ang link nyo ay you already customize your URL link. Please claim it here. Tapos, i-click nyo po yung claim it here. Tapos, may makikita po kayong link dyan. Yan na po yung link nyo na bago. I-paste nyo. Pag na-paste nyo na po yan, ito na po ang makikita nyo sa custom URL na nagsasabi na you have already claimed your custom URL. So, ngayon po, i-try po natin na i-paste yung ating custom URL sa iba para ma-proof po natin na totoo po talaga gumagana po yung tutorial natin for today. So, try natin. So, ngayon po, i-try po natin send sa messenger. Pagkatapos, i-open po natin. Tapos, i-send natin. Patunay po kung gumagana po ba talaga ang ginagawa natin bagong URL sa ating YouTube channel. Tapos, send. So, ating i-vertical para ma-zoom. Click natin. Tarang! So, ayan na po mga ka-idol. Totoo po talaga siya, no? Gumagana talaga siya. So, ayan lang po muna for today mga ka-idol. Sana po may nakuha kayong konting kaalaman sa video ko. Pero bago po tayo magtapos, shout out at muna po tayo kina Nanay Mel at kay Sis Shay Pibnik. Sana madalaw niyo po sila at mamarkahan ang bahay nila dahil legit po ang mga yan. Salamat po at sana nag-enjoy po kayo.